Attorney, sorry po, nagbago yung isip ko. Hindi na po ako magdedemanda. Pasensya na po. Pareho talaga kayo ni Aurora. Para sa kanya, yung apo niya kasamang importante. Ganyan ba talaga kayo mga palasyos? Wala kayong pakialam basta hindi niyo kadugo? Tumigil ka, Ruth! Huwag mo akong dramahan. At huwag na huwag mo akong ikukumpara kay Aurora. Importante rin sa akin si George. Pagkatapos nung ginawa ng babae niya sa'yo, palalagpasin mo lang? Naibon ka si George. Ayokong mandamay ng bata. Pero yung ginawa ni George, walang kapatawaran. Minsan ko rin siyang munting sa kasaan, eh. Yan po ba may kapatawaran? Sir George, iingatan mo ang apo ko. Wala tayong magiging problema. Opo, pa. St. Ignatius Mental Facility. Nasaan na kaya yung kapatid mo? Ay! 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 Francis! Ay! Ano nangyari? Ba't ka lasing? Nay, tinatanong mo pa ba kung bakit ako lasing? Siyempre! Dahil dito sa panganay niyo. Dahil sa ginawa niya sa akin. Dahil sa ginawa mo sa... Francis! Francis! Ano? Sabita ko na ako! Sabi mo ako! Sumusobra ka na! Hindi ako papayag na dali sa mental facility si Rebecca. At sino ka para pakialaman ang desisyon ko? Ha? Jericho? Kapatid ko po si Rebecca. May karapatan as akong... As far as I'm concerned, you are not part of this family. Ipinagsisiksikan mo lang ang sarili mo. Ma'am Aurora, makikiusap po ako sa inyo. Dito na lang si Rebecca. Ako na po mag-aalaga sa kanya. Akala mo ba, sa kakahanap sa'yo kagabin ng ate mo, muntik na siyang mapahamak! Tinangka siyang sa kasaan ni George! Ano? Ate, ate, okay ka lang? Si baby, kumusta siya? Okay lang siya? Ate. Okay kami. Okay ako. Kayo, anong hinihintay ninyo? Kunin nyo na! Rebecca! Ano, bitawan ng kapatid ko! Ang bahala sa'yo, ha? Dito ka lang! Rebecca! 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 Bitawan! Rebecca! Rebecca! Bitawan niyo nga ako! Rebecca! Rebecca! Rebecca!
Rebecca! Rebecca, dito! Rebecca! Tunay ka ba? Rebecca! Nagchichismisan niyo si Ma'am Rebecca? Hindi po, sir. Si Ma'am Sam kagabi. May nangyari po sa kanya. Anong nangyari kay Sam? Tinangka po siyang sagasaan ni Ma'am George. George, since alam na ng lahat na buntis ka, Bill here will be your personal security. Kahit saan ka pumunta, susundan ka niya. Maraming salamat po, Sir Galvan. Thank you, Pa. Pero sana huwag naman niya kusundan kahit saan. Masanay ka na, George. Dahil hindi siya alis sa tabi mo. Para sa'yo rin to. Anak, pareho na kayo ni Sam. The security. George! Aurora! Francis, dapat ako patawarin mo. Ang laki-laki ng kasalanan ko sa'yo. Sorry. Hindi. Sorry sa mga nasabi ko. Ha? Sorry. Sorry. Totoo lahat ang sinabi mo. Sorry kasi nakulong ka dahil sa akin. Okay na rin ako yung nakulong. Kaysa ikaw, hindi ko kakayanin kapag nakulong ka. Ganun kita kamahal, ate. Mahal na mahal kita. Sorry sa nagawa ko, ha? Siguro kasi hindi mo sinabi ka agad sa amin, eh. Sorry. Aurora, ano na naman to? Hindi mo pa alam? About last night? Yes. So natuwa ka? Dahil kung natuluyan ang babae niya ng apo ko, anak at apo mo na lang ang matitira. Oh. Oo nga pala. Sayang hindi natuluyan si Sam. Dahil kung hindi, nagpa-party na ako ngayon. Damn you, kuya! Relax. Masyado kang seryoso. I was just kidding. You! Bakit mo tinangkang sagasaan si Sam, ha? Sinagasaan din daw siya dati ni Sam. Gumaganti lang. Though, she's not sure. I don't care if that claim is true or not, George. Pero kung sasagasaan mo si Sam, sagasaan mo siya pagkatapos niyang makapanganak. Tapos ang usapan. Masyado na delikado dito. Kailangan natin umalis dito. Gusto kong parusahan si George for putting your babe in danger. Gusto niyo patayin si George? Ang tagal naman ng ate mo. Ay, si ate! Pero, saan ka pupunta? Tutulong po sa paghahanap kayo ni Sam. May dumukot daw po sa kanya. Ano? Pinihit ang ulo mo. Si Saman, mas pipiliin daw niya ang mamatay kesa tumira dito. Bakit parang masaya pa po kayo? Ah, may kinalaman po ba kayo? Wala ka na palang apo ngayon. Wala siyang mapagtataguan na hindi ko siya mahahanap.